Hello guys, welcome to our channel. So karon I need to make a vlog for my doctorate subject. So the topic that I'm assigned is about theory of the budget application to developing countries. So the first part sa akong vlog is I'm going to go around sa building namo, and I'm going to ask the students and even the faculty some questions related sa atong topic. And then I will also ask two faculties to answer some of the questions that we have. So I hope you enjoy this video. Magtuyok-tuyok ta diri sa building kay mangutana ta ko mabayaran pa ba sa gobyerno ang Pila ka trillion? Ang utang sa Pilipinas? 3 trillion? 31? Kano sa kahan na mabayaran? Di ka sure. Dili ka sure? Nga naman? Kaya wala po ako walang mamayan pang Pilipinas. Ah, sige, thank you. Hi, Sir Dexter. Good afternoon. Sir, ako pangutana sa imo, sir, related sa contingency planning. Are you satisfied sa contingency planning sa atong government, sir? What is your government? Sa atong gobyerno ka rin, sir. Satisfied? Happy ba ka, sir? Happy ka, sir? Happy ka rin, sir? Pagkakamit ang example, ma'am. Dili ko happy, ano? Bisan sa USAP, nawala nga itong USAP prism. Asa ang contingency planning mong giingon diya? Ah, so. Ah, sige, sir. So, example na siya, sir, no? My point is, walay contingency planning ang USAP. Okay, thank you. Salamat kayo, sir. So, wala nalipay si sir. Kaya wala yung contingency planning ang atong plan. Hi, sir. Ano na naman yan? Ano naman yan? Good afternoon, sir. Sir. Sir, nalipay na ba ka, sir? Karong adlaw. Yes, I'm happy.
Sir, kung sa'y tanawin mo sa contingency planning sa atong gobyerno, sir? Kung nakalabay COVID mo abot, tanawin mo, sir, makayanan pa ka sa atong gobyerno, sir? I cannot answer that directly, considering today that you notice, nakwiting our prices of petroleum, then the prices of our commodities are also fluctuating. So, as stable, so we can really say that that the government have a very stable or in a competitive plan. That's all. Thank you. Thank you, Sir Roy. Thank you for that wonderful answer. Salamat kay Sir. Have a good day. Hey, wala maligit ka ng klase. Ako, hindi pa ko ano eh. Hi, Sir Raymond. So, Dr. Nasser. Oo, nakarelo. Kasama ko eh. Kanjo kayo. Sir, pila ang utang sa Pilipinas karon, sir? Na? Kan, kwan, wala tawag friendly. Pila approximately mo, sir? 3 years na, sir? Hindi na pala pahili niya mamula. Sir, tanong niyo mabayaran natang utang sa Pilipinas? Dili, Japan. Kano sa kata, debt-free, sir? Na? Noy, no chance. Malabo, sir. No chance, no chance. Sige, sir, nakatay contingency planning kung na-COVID part 2. No, wala. Most likely, hindi lang ako makaprepare ni tanan. Kasi mag saon pa ako, hindi lang makaya. Sige, thank you, kaya, sir. No problem. Salamat, kaya, sir. Thank you, ma. Proceed. Hi, sir. Good afternoon. Yes. Sir Romano, good afternoon, sir. Okay. Sir, masalam ako gamay, sir. Tama. Sir, nalang yung pamatahan sa bakit yung pamatahan sa Pilipinas? Mga more or less get more. Sige. Can I more, sir, ba? Basta ka na ito nababayaran, sir. Wala na tayo chance. Tumunta ka na ako. Sa utang, sir? Oo, oh, tumunta ka chance. Wala tayo babayaran. Kung gamitan ng contingency plan, ang atong mga apo nagya po yung utang. Sige. Thank you, kaya, sir. Salamat, okay. Kaya, sir. Kapya mo na ako sa vlog. Last day, kasi sir, malamat. Damay-damay na. Hi, sir. Good afternoon. Ay, busy. Sir, naglasi ka, sir? Naglasi ka? Sir, mamataan ako, sir, ba? Pila ang utang sa Pilipinas karon, sir? Pardon, ma? Pila ka ang utang sa Pilipinas? Pila, ha? Utang sa Pilipinas karon. Utang? Kaya siguro, trillion. Trillion? Kano sa sana ako nababayaran, sir? Maybe, hindi na siya mabayaran. It will not be, you know, hindi na siya mabayaran because unless the government will be able to think of some ways to, ano ba, increase budget or something, to pay off the, to pay off. So, malabo na kita ma-debt-free, sir? Yes, for me. Debt? Sir, kung na-i COVID part 2, nakatay contingency plan? No. In the Philippines, yung maragula. Siguro, as far as I know, maragula. Mga COVID na gitanita na, sir? So, ano, yung Philippines, they are called the third world country. So, I think there's no budget for that. Thank you, kayo, sir. Tore, yung nag-isgot na third world country ta. Tinood din na, sir. Hi, sir. Joel, good afternoon, sir. Sir, okay, sir. May apinta ka sa vlog. Sir, apinta ka sa vlog, sir. Kabalo pa ka, sir, sa contingency plan natin sa Pilipinas, sir? Contingency plan natin, sir. Magka-COVID part 2, kaya pa ba? Kinsan lang COVID. COVID, kita tanan, ay, ang Pilipinas, sir, ba? Mag-COVID part 2. Kaya pa ba sa Pilipinas, sir? Kaya ba, ay. Basta, tanang, kaon lang. Kaon lang gulay? Kaon lang gulay. Sir, lang ko na lang makita utang. Pila kang utang sa Pilipinas, sir? Sila rin ka lang. Ako kaya buta na. Sir, kanasa kata kabayad sa utang? Kanasa ka utang? Sa Pilipinas, sir? Ako? Oo, oh, kanasa kata makabayad? Madali pa, ay. Malabo na, sir? Malabo na. Thank you, kayo, sir. Salamat kayo. Pita ka sa vlog, sir, ha? Thank you, sir. So, my next question is, so, ako pangutanon karon, I'm going to ask Rachel about fiscal discipline in our country. Do you think the country or the government is doing its best for fiscal discipline? Ayot lang, ma'am. Fiscal discipline. Stop sa damon. What's your fiscal discipline? It's the, kumbaga, masaya, di ba, ma'am? Pwede ra. First ako, ma'am, kay wala nag-practice ang atong country of fiscal. Ay, ito lang, fiscal discipline. Yes, ma'am. Wala siya na-practice yung ayos sa atong country kay. For example, ang government, gagamit sila o kanang pundo sa, sige sila, kuan sa dalan, bisag okay ang dalan, lubaon. Ah, oh, tama. Yes, ma'am. So, ang fund ato, ma'am, imbis nga mabutang sa lain, dito na nun hapak sa dalan nga okay pa man unta. So, ang country ato, ma'am, is wala siya na-practice sa fiscal discipline. Okay, wala na. Thank you. Pisa. Papilihan doon? Oo, natarong Manila o align ang mga budget. Example, naay sila'y utangon from ang external nga mga kuan. Example, gikan sa ADB. Di ba, muhatag si ADB.
na properly used ba ang resources? Kuan, ma'am. I think... Charay ka sa camera na ko lang. Kuan mo, ay, mo to, ma'am, ka nang... Dili ko makayan nga na proper bagay siya handle, ma'am, kay... Wala man sa takabalag. Kasi ang ilahang kuan nila gani, ma'am. Kanang nasilay ka ng mga hidden nga... Ay, kuan na ni ma'am, ha? Opinion na rin ako, ma'am, opinion, ha? Opinion, opinion. So, nasilay mga hidden nga kuan, ma'am, ba? Then, interest? Mm-mm, inan. Pero, kuan, nagyap. Katong example, nag-COVID, di ba, na nangutang tagdako. Do you think ang atong resources is nagamit o gayo? Like example, katong money. Para sa ko kay Didi. Wala? Wala siya na property? Dili gilingin na kaayo. Nga naman. Naay part na, oo. Pero dili gilingin na tanay na. Okay. Basta, thank you. May video. Ma'am Jo. Ma'am Jo, pwede ko mangutana na, ma'am? Kasi mapataka na ko pa nagbang. Hindi naman kayo ko sure. Sige lang. What is, what do you think is the, kanang, is it the way the government is spending is efficient? The government expenditure, how they use the money, karon nga term. Karon nga term? Dili or pwede naman i-compare? It's cumulative siya sa kanang mga previous terms. For example, katulad itong kang Pinay man tingali itong 40s? Oh, or kang Gloria? Kang Gloria, tapos Gloria? Si Pinoy ang nag-human, di ba? Na. Wala. Although, gi-tolerate siya ni President Duterte. For me, well, na, existing may ako siya sa lain na nasod ang kanang mga focus. Pero ang ito lang, may personal na mga experiences, usually ilarang gi-taya. Gi-taya nila ang money. Ngayon, ang nikuha sa, dapat sa katong mama nga pabrika ay 40s, iya kaya pong i-donate siya ang anak nga nagkulangan sa trabaho, nagkulangan ng kulangan o gatas, nga nagkitaw, it's an inefficient wala way. Kayo sila nagkuan, ma'am? Example sa health. Of, ano, wala nila bang uhi ang katugyo kung sa essentials. Agriculture. For example, essentials lugar. The same with Canada. Ang essentials sa ila is education and special health. So, di bang kuha nila education and health sa mga kung transfer ka dito, free man tele in education, free parents sa health. Kaya pa naman na nasa, kaya dili health kung education ilang di ikuan. Kung na yung ragduha o tulo ang ilang din na free, pero gibawi nila sa housing, mahal ang housing, mahal ang ano. Pero anyway, dako mo po sila sheldo. Akong point lang is, it encourages man good. Diba na naman tayo kuandaan nga ang Pilipino is more of encourage ka na bitong atong pagkatapulan nature bitong magkaya bitong ka naging si money. Kaya mahilig kang mga taya-taya. Hindi kita ka naisip. Ang puso dito sa first world nation kay work din nila ha. Good access. Do you think, sir, efficient ang revenue collection sa ato ang government? Sa karon sa workers. Sure. Sa mga worker. Pero kung sa businesses, ma'am, dili. Sa businesses, ma'am, good na yung mga possibilities na maki-counter-offer ang mga businessmen. Namarag na yung gamay na sana sa mga agreement na sila may mo-offer na imbis ka na agad ang ilang mayroon sa gobyerno mo makig-negotiate. Yes, makig-negotiate sila sa mas lower price pero ang mo-benefit ang katong nakig-negotiate. Like sa ABS yun ba? Dako sila gutang mo? Dahil po na bala, example, imbis 1 million ang mayroon sa tax, pangayuan sila o 800,000 pero 300,000 sa nag-negotiate. Pero doon din ang ilang i-remit. Pwede din na ba? Yes, possible. Pero sa mga workers, sir, efficient rin sila. Sa workers, labi na kung sa government employee, ma'am, sure, dyan nga makulek. Kaya naman, dyan yung accounting system, manira sa tuwa, may finance department. Sa private company, dilit na nanguro private company, ma'am, makulek ka. Example, kanap kung mga job order na may working, magyapuntaw ka na sa construction, example ka na sa dalan, katong kontraktor, makabay, dito yung tax, mga revenue, no? Pero katong yung mga workers, may hirang gikuha sa kid-kid, ito siya makulek tax. Kaya bayad na, kaya sulido na, kaya rituman. Ano ulit, hindi mo naman resibo. Okay, wala sila yung resibo. Oo, sa restaurant na, pagparta, hatag sila. So, tax. Pilain mo. Ang tax percentage, sir, what do you think? Ang tax percentage sa kanang mga businesses, kaya marag, paano na, ma'am? Kanang, anam na sa BIR, no? Na sila. Nanay-lista. Nanay-matrix. Sa mga workers, nandiyan po yung matrix, pero ang problema lang guro kay ang
information dissemination. Dili kayo nasabtan sa mga trabahante nganong kana iyang tax. No. Sa kada kay dili plus man tax. Wa jud na explain nganong kana iyang tax. More. The theory of the budget can be applied to developing countries to help them manage their scarce resources effectively, promote economic growth, and reduce poverty. Developing countries often face unique challenges compared to developed nations, including inadequate infrastructure, political instability, and limited access to financial resources. By understanding and implementing key budgeting principles, these nations can allocate resources more efficiently and foster development. Watch this insightful video to learn about the planning process for a national budget and how it can shape a country's economic trajectory. Para sa COVID-19 pandemic. Ang bilyong-bilyong pondo dyan, galing sa national budget. Paano ito binubuo at pinaplano ng gobyerno? Ito ang eksena kapag budget season na. Ang mga congressman at senador nagbabari-taktakan tungkol sa kung magkano ang ilalagay na budget sa education, health, infrastructure, at iba't ibang programa ng pamahalaan. Minsan, may debate pa. Binigyan mo kami ng bagong barter tapos babawasan mo yun. Imposible naman na hindi man lang nabanggit sa akin. Paano tayo makatatawid sa new and better normal kung pilay at anemic nga ang budget natin para sa kalusugan? Kailangan kasi nilang mabuo ang planong ito, ang General Appropriations Act o GAA. Ito ang budget ng bansa. Umaabot sa libo-libo ang pages nito dahil nakalista dito lahat ng pagkakagastusan ng gobyerno sa loob ng isang taon. Ayon sa ating saligang batas, sa loob ng isang buwan ng pagbubukas ng sesyon ng Kongreso, ito yung after ng SONA, dapat ay mag-submit na ang Pangulo ng proposed budget ng gobyerno. Pero mahaba na ang pinagdaanan ng budget proposal na ito. Halos isang taon bago isubmit ito ng Pangulo sa Kongreso, nagsisimula na ang preparasyon ng budget sa Executive Branch. Sisimula ng Development Budget Coordination Committee o DBCC ang pag-a-identify kung ano ang priority ng gobyerno sa budget. Ito ang lalamanin ng budget call o ang memo na magagabay sa mga ahensya ng gobyerno, LGUs at GOCCs sa pagbubuo nila ng kanilang proposed budget para sa susunod na taon. Magpapatawag ng Technical Budget Hearing ang DBM kapag naipasa na ng mga government agencies, LGUs at GOCCs ang proposed budget nila. Dito, kailangan mag-explain ng mga ahensya kung bakit iyon ang hinihingi nilang pondo. Parang thesis defense. Pero dito, kung kulang ang explanation mo, hindi bawas grade, pero babawasan ang budget ng opisina mo. Pagkatapos nito, sisimula na ng DBM na i-compile ang lahat ng mga proposal para mabuo ang budget documents. Ang haba ng proseso, no? Pero dyan palang magsisimula ang trabaho ng Kongreso. The power of the purse belongs exclusively to Congress. Lahat kasi ng mga panukalang batas na may kinalaman sa pera, kasama na ang budget, buwis at taripa, ay dapat magsimula sa House of Representatives. Sa Kongreso, magkakaroon ng mga pagdinig para ihanda ang General Appropriations Bill base sa isinumiting budget ng Presidente. Ito ay pagdedebatihan sa plenary. Pagkatapos, ay isasubmit ang aprobadong panukala sa Senado. Hindi maaaring taasan ng Kamara at Senado ang kabuuang budget na inihain ng Presidente. Pero pwede nilang bawasan ito para idagdag sa ibang programa o proyekto. Kagaya ng ibang batas, dadaan din ang budget sa isang bicameral conference committee kung saan ipa-finalize ng mga mambabatas ang laman ng panukala, lalo na kung may magkakaibang provision mula sa version ng Senado at version ng House of Representatives. Pag pumasa na sa bicam, kailangan itong ratipikahan ng Senado at ng Kamara bago ito ibalik sa Malacanang. Maaari na itong pirmahan ng Pangulo. Pwede niya rin itong i-veto o kaya naman ay i-line item veto. Maaari niyang i-reject ang mga item o provision sa budget na isiningit ng mga mambabatas. Ang mahabang prosesong ito, kailangan matapos bago magbagong taon. Sa ilalim kasi ng batas, mag-e-expire ang bawat budget tuwing katapusan ng taon. Kung walang bagong aprobadong General Appropriations Act o GAA sa unang araw ng Enero, mapipilitan ang pamahalaan na gumastos base sa huling naaprobahang budget. Ito ang tinatawag na re-enacted budget.
Hanggat maaari, iniiwasan ng gobyerno na magkaroon ng reenacted budget dahil kadalasan, hindi na ito akma sa kasalukuyang pangangailangan ng bansa. Lugi din ang mamamayan dito. Sa ilalim kasi ng reenacted budget, ang pondong nakalaan para sa mga natapos na proyekto, pwede lang dalhin ng Pangulo kahit sa ang programa niya gusto. Kung mapipirmahan naman ng Presidente ang budget bago ang deadline, pwede nang maglabas ng pondo ang DBM sa iba't ibang ahensya para sa kanika nilang mga proyekto. Ang Commission on Audit o COA naman ang in-charge na i-check kung tama at naaayon ba sa budget ang paggastos ng mga ahensya sa pondo. Ang resulta ng audit ang magsisilbing gabay sa gobyerno kung nararapat magbigyan ng mas malaking pondo ang isang opisina sa susunod na taon. Pagkatapos ng lahat ng ito, magsisimula ulit tayo sa step 1 ng budget process.